Bago sa saksi, 20 aftershocks na ang naitatala ngayong araw matapos ang magnitude 6.3 na lindol kanina umaga. Ayon po sa FIVOX, paggalaw ng Manila Trench ang nagdulot ng pag-inig na naramdaman hanggang Pangasinan. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Iba't ibang panig ng Luzon ang binulabog ng pag-inig pasado alas 10 ng umaga kanina. Dahil yan sa magnitude 6.3 na lindol na tumama 11 kilometro mula sa Calatagan, Batangas. Ang pinakamalakas na intensity naramdaman sa Calatagan, pati sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Nagmamadali na po yung iba na lumabas. Kami naman po yung iba po karamihan na nakasuot po sa ilalim ng lamesa. Habang ang teacher naman po namin ay sumisikaw na walang tatayo. Minor cracks lang sa mga classroom buildings. Yun din, yung ating tingin doon, siguro kung sadyang mga Helen clocks lang, baka ito ay dati na. Sa lubang Occidental Mindoro kung saan intensity 5 din, bumagsak ang bahagi ng pader ng isang bahay. Ang lindol, ramdam din sa iba pang bahagi ng Batangas. Kaya naglabasa ng mga estudyante sa Lipas City. Hindi kami dali-daling pumunta dito para susunduin ko na ang aking anak. Pati mga taga Batangas City. Hindi nakakalula, parang yung aming tricycle ay parang magbabanggaan ba. Ramdam ang pag-inig sa Laguna, Bulacan, pati sa Bataan. Niyugyog pati ilang bahagi ng Metro Manila kung saan hanggang intensity 4 ang naitala. May sumama ang pakiramdam habang lumilikas. Office pa lang po, naramdaman ko na po talaga yung pagkahilo. Yung nakatayo na po ako dyan, bigla na lang po nag-blackout. Ang isa pang babae, hinimatay. Pinahinto ang biyahe ng LRT, MRT at PNR. Pero nagbalik biyahe na rin ang mga ito kaninang 11:39 a.m. Bukas na rin ulit ang runway ng NAIA na pansamantalang isinara para sa inspeksyon. Pati si Pangulong Bongbong Marcos na nooy dumadalo sa aktibidad sa Taguig, apektado. Intensity 3 ang naramdaman sa Taguig. Ayon sa FIVOS, intensity 3 hanggang 4 ang naramdaman dito sa Metro Manila. Base sa earthquake simulator ng FIVOS, ganito yung intensity 3. Halos wala kang nararamdamang paggalaw. Ayon sa FIVOS, asahan na ang aftershocks mula sa magnitude 6.3 na lindol, pero wala namang tsunami na inaasahan sa lindol na dulot ng paggalaw ng Manila Trench. Malalim daw ang lindol, kaya hindi masyadong matindi ang intensity. Pero dahil nga malalim, maraming nakaramdam ng pag-inig na umabot pa raw sa Pangasinan. Since medyo may kalaliman po ang nasabing lindol, normally malawak po ang makakaramdam nito. And usually, especially mga occupants po ng medium rise to high rise building ang mas nakakaramdam po nito. Parang flashlight din po yan. Kapag itutok mo yung flashlight malapit sa wall, medyo maliit lang yung nagagalingan. Oo, gagalingan. Mas malayo. Pero kapag lalayo, mas malawak. Itong earthquake is tectonic and titingnan po natin kung makaka-apekto po ito sa mga minomonitor po natin ng mga parameters sa tidal volcano. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.